This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayan ng Bataan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung lingkod, Mike Sigaral. At syempre, ito si Semi Soriano. At welcome po sa ating edition ngayon ng Daytime Bataan. Ngayon po ay October 4, 2024. Hoy, meron na lamang tayong 82 days bago paboritong araw mo, but before Christmas. Tama. At yung pinakahihintay ng lahat, next year ito, sister, ha? Ayan, 220 days bago ang May 12, 2025. Uh-huh. Midterm election. Kaya ngarag na sila ngayon. Dahil lalo na ngayon. Ngayon? We only have 5 days. Isama na natin yung araw ngayon, October 4. Ha? October 4 ngayon, 2024. October 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang October 8 po, 5 p.m. ang filing ng certificates of candidacy. Itong mga kandidato mula sa senador, party list, mga congressman, governor, vice governor, mga provincial board members o bukal, mayor, vice mayor, at mga konsehal. Yan, at kaya dapat, sister, matutong ang tawag dito, pag-isipan maigi ng ating mga tagapanood yung kanilang magiging desisyon, sister, ha? Nagsimula na nga ang filing o dito sa Bataan, di ba? Certificate of Candidacy. Sa nabasa ko sa update. At ang nakakainis ko yung mic, paisa-isa. Oo, ha? Paisa-isa at pa-mystery effect pa yung iba. Ako, pinupuri ko, ha? Yung grupo ni Mayor Alex Acosan. Oo, talaga. Kasama, talagang agad-agad. Number one pala. Oo, talagang handa na sila na. Ito kami, kaya nag-file na. Yung sinasabi natin, first district yung sasama, nag-file na sila, yung grupo ni Mayor Alex Acosan. Sa limay! Bakit tapang, kuya? Nag-iisa, ha? Oo. Nag-file si ex-Mayor Lilbir Berroque. Yan, si Berroque, di ba? Bilang mayority candidate ng limay. Natakbong mayor ng limay. Wala, parang wala siyang kasama. Wala, kasama siya lang. Oo, parang diba? May alam din ako na magpa-file. Sa isang bayan sa Bataan, yes. Mag-isa lang mag-isa din. Mag-isa rin din, no? Ganun na gawin natin para ano? Sino yan? Kung sino yan, abangan natin. Kasi tinatanong sino-sino ba ang nag-file na. Umpisa natin. Sige. October 1, yun nga ang grupo ni Mayor Alex. Mayor Alex. Ang vice niya, si Ortigera. Si Vice Ortigera. And the rest of the guys, hindi na namin iisa-isain yung mga councilor. Tapos, October 2, wala. Parang merong, parang sa Hermosa, hindi ko pronunciado. Ang nakakainis kasi, bakit lahat? Nagsusubiksik sa October 8. Hindi lang, baka magkaroon ng... Hindi na lang namin yung kasi, problema. Ang problema namin ni Anset, sino doon ang i-cover? Karamihan October 8, pero meron tayong kaibigan na October 7 magpapile, pero magpapile ng October 5. October 3, wala rin tayong nakong impormasyon, di ba? October 3. October 4, pero October 3, may inatena naman tayong ano, di ba? Iba naman yan. Ibang pero, local company. We're talking of COC filing. October 4, wala pa rin. Wala pa rin, no? Pero October 5, meron na po. Meron na. Surprise muna. Meron sa October 5. Abangan nyo yung update sa Dateline Bataan sa BBTV. October 6, wala na naman. Wala na naman. Pero October 7, meron. Ha? Meron, isang kaibigan din namin. At October 8, doon nagsubiksik lang. Doon na dun lahat pumunta. Biro mo yun? Halos lahat doon nagsiksik para mag-file ng COC. Alam nyo, ang maganda, okay, dahil lahat, kumbaga, kinaano nila. Yung kalaban, hindi na siya makakaporma. Eight na eh. Sabihin ngayon ay dito sa Bataan, we're just talking of Bataan, puro pakiram na. Oo. Puro pa mystery effect. Lalo na yung isang lugar na sino ba talaga ang mag-mayor? Sino ba talaga ang vice mayor? Alam mo, ang kinainis ko pa dyan, Kuya Mike, yung inaayos bawat bayan. Oo. Alam namin, may inayos na dalawang bayan sa first district. Oo. Diba? At isang bayan sa third district, di ba? Ang inaano ko, nagagalit tuloy yung mga tao. Ang ano ka naman dito, yung opinion lang ng Dateline. Bakit kailangan ayusin nyo? Kaya nga, nag-i-eleksyon. Sige, ayusin nyo. Pero pag may gustong tumakbo, pabayaan nyo na. Pipilan, lalo, ang nananawagan na tumakbo itong particular na tao na ito, ay tao bayan mismo. Oo.
Huwag na lang magbanggit ng pangalan. Wala muna. Wala na agad tayo ng trabaho dito. Hindi, joke lang. Hindi. Pero ibig ko sabihin, kaya nga tayo nag-i-election eh. Diba? Yun lang yung power para natin. Para merong choice yung tao. May choices. Let the people decide, Jenny Soriano. Patalan nung isa kahapon. Kahapon ba? Oo, yung isang kaibigan natin. Diba? Sabi niya, gustong-gustong nang tumakbo. At yung mga tao, alam nilang tatakbo ako. At ito, dahil napupunta rin ako sa lugar na yan, ang tawag dito, hindi lang siya may gustong tumakbo. Nananawagan yung kanyang mga babae. Yes, mga babayan, ha? Yun. Sige, palitan mo na itong mayon namin. Ha? Nakakainis eh, di ba? Na... Sabihin, bakit ganun katindi ang panawagan? Sabihin, ayaw, hindi na effective, di ba? Hindi na effective yung namumuno. Kaya gusto ng taong bayan, ito na ang inuglo. Eh, ba't pinipilit na yun pa rin ang iyo po? Mamaya, diba? Magbabalik tayo sa ating ano, magkakaroon tayo ng national news at regional news. For the meantime, ito po ang inyong paboritong programa dito sa Lumigang Bataan. Pinakabago ito. Ito ang Dateline Bataan! This is Bataan Broadcasting TV, naglilingkod sa sambayan ng Bataenyo.